So, ngayon guys, tuturuan ko kayo paano maggamit ng projector na Epson. So, tara. Let's do how to operate Epson projector. So ayan guys, ito yung ano natin, yung Epson na projector. Ito yung Epson na projector. So ayan sa likod may nakalagay diyan. Dito nakalagay yung power niya. Dito ayan. Diyan yung power. And then dito yung sa para sa BGA or when we say BGA, video graphic array. And dito yung sa HDMI. Computer, also computer, and then sa S video or video, and then dito sa audio naman to, and then sa USB, dito no, ilalagay. So, ang dito sa USB, ang cable na pwede gamitin is yung cable na yung para sa printer, no? Pwede dito natin gamitin dito sa ano? Sa main banda? Ay, dito sa ano, sa USB. It is ano siya, type B. So ayan, ito yung siya, oh, pwede natin gamitin ito sa printer. Ayan. Ayan yung ano niya, yung sa power. And dito naman, ito yung ano niya, speaker. And then, ayan yung sa harap niya, Epson. So ayan, meron ito yung dalawang cable na kailangan sa pag-connect para magana yung ating projector. So ito yung ang dumi-dumi na ng ating cable. So ito naman, ito na cable, wait lang ha. Ito na cable, yan. Yun yung sa video graphic array. Ayan yun no, same lang sila ng sa kabilaan sila, same lang sila ng kabilaan. And ito naman yung sa ating power supply. Pwede ba ito dun? Yes, ito yung sa ating pwede sa power supply natin. So ayan, so para gumana siya, kailan natin sa i-install. Paano sa install? Wait lang ha. So dito sa nasa power supply o power cord niya, mayroon isang tatlong toldok. Ayan siya, tatlo. Tatlong butas. Ayan, tatlong butas. So kailangan mo lang tingnan dito sa likod. Ayan. Tingnan mo yan kung paano siya ano lang, itapat mo lang sa tatlong ano dyan, tatlong nakaabang. Then itulak mo lang, tulak. Dyan. And the next natin i-install ay yung sa BGA cable o sa video graphic array cable. Ito no. Ang taas nito. Ayan. So ayan. So ayan siya para siyang letter D. Form siya na parang letter D. So tingnan mo lang dito sa kabila. And then ayan. And then tight. I-screw mo lang sa screw. I-screw mo lang siya. Ayan. I-screw mo lang siya. And then next natin gawin ay i-connect natin yun sa computer. So since itong computer is meron siyang nakatulong siya kayo nakapunta sa kabila. Doon yung kunan niya yung monitor, ayun oh yung monitor niya. Ayun yung monitor na ngayon. So ngayon kukunin natin siya para ilipat natin sa yung monitor niya doon sa projector. So, ayan, kunin lang natin. Kunin natin, ayan, i-run natin siya, i-unscrew yung sa dito sa computer para mapalitan natin ng sa projector. Ayan. Ayan, kahit hindi mo lang kailangan i-install ng higpit. And then, ito naman, dito na ilagay sa para mag-power on na siya. So ayan, na-install. So ayan, nakita natin siya ngayon. Yung ating projector nag-kulay blue na yung kanyang power. Symbol ng power. So para magana siya, tap this. Ayan. Narinig yung nag-ingay. Ayun na siya. Ayan. So para malaman natin na siya ay gumagana na,
Ayan, nakita mo yung, ano, yan yung status. That means, nag-ano na siya, nag-open na siya, nag-open. Pag nakita mo yung, yung status niya, nag-ano siya, nag-blink-blink, that means, gumagana na siya. So, ayan na siya. You look. Ayan na siya ngayon, oh. Tingnan niyo. Ayan. So, para luminaw siya, pinutin siya, i-adjust dito. Ayan na siya, oh. Ayan, malabo. So, since malabo siya, adjust natin dito, adjust dito. Ayan, oh. Malabo siya, diba? So, ayan, adjust natin dito. Ayan. So, ayan, luminaw na siya, luminaw. Ayan. Ayan, luminaw na siya, luminaw. So, para, since ano siya, ayan. So, ayan na. Ayan yung ating monitor ngayon ng ating computer. So, ayan. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel. So, ayan. Umilaw na siya. Gumagana yung ating projector. Thank you for watching. This is Junil Pidian Salazar. At your service. And here is our projector now. This is Epson EB-S3-31. Ayan. Simple lang, di ba? So, ayan. Thank you for watching, guys. So, paano yung pag-op? Double-click lang dyan yung, ano, yung power niya. Ayan. Ayun na kalagay. Press bottom. Patay na siya. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog.